Magandang araw. Ang video natin ngayon ay tungkol sa pagpipinta ng water tote or water storage tank. Pinipinta natin ang water storage tank para maging dark or black ang coverings nito at ma-prevent ang pagkakaroon ng algae. Simulan natin sa pagtatanggal ng metal bar sa ibabaw ng water storage tank para mahugot natin ang water tote sa metal casing nito. Gumamit ako ng vice grip pliers para tanggalin yung mga screws. Special kasi yung mga screws nito at wala akong screwdriver para dito. Mamaya ipapakita ko yung ulo ng screw para makita nyo. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana huwag mo kalimutan mag-subscribe. At pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Yan, pagpatuloy lang natin yung pagtanggal ng screw. At mamaya pakikita ko yung ulo nito pagkatanggal para makita nyo yung ulo ng screw natin na kung ba't ginamitan ko ng vice grip pliers. Ayan, star siya, wala akong ganyan na screwdriver kaya ginamitan natin ang vice grip pliers. At tanggalin na nga natin yung metal bar sa ibabaw para mahugot natin yung water tote at mapinturahan. Bigyan ko kayo ng background sa water tote na ito. Binili ko ito online at karamihan sa nabibiling ganito ay dati nang pinaglagyan ng liquid products or chemicals galing sa ibang bansa. Yan, at pwede na natin hugutin yung ating water tote. Itumba natin yung water tote kasama yung casing para madaling mahugot. Siya nga pala, dating shampoo ang nakalagay dito kaya mabango at madali lang linisin ang water tote na ito. Pati yung labas, sinabon ko na rin at punasan lang natin para walang alikabok. Importante na malinis yung surface ng ating water tote para kumapit talaga yung pinta. Then lagyan natin ng plastic yung takip para hindi mapintahan. Maganda kasing tingnan kung walang pinta yung takip ng ating water tote. At pwede na nating simulan ang pagpipinta natin. Ang gagamitin nating pinta ay yung can acrylic spray paint. Pumili ako ng 10 para siguradong sasapat sa ating pipintahan. Ito yung binili natin, nakasulat dito na 100% acrylic paint na pwede sa kahoy, bakal at plastic. Simulan na natin. Aluging mabuti, tanggalin ang cap, then tanggalin ang isa pang safety cap at pwede na tayong mag-spray. Ganitong pinta yung binili ko dahil madali lang itong hanapin at bilhin. Madali din gamitin dahil ready to use na yung mga ganitong acrylic spray paint. Manipis lang muna yung pag-spray natin. Pag makapal kasi may tendency na tumulo. Ang kagandahan dito sa paint na to, napakabilis matuyo nito lalo na pag mainit ang panahon. Importante na hindi makapasok ang liwanag sa water container tank, kaya black yung kulay ng pinta natin. Dahil yung tubig na ilalagay natin dito ay galing sa bukal, ibig sabihin wala itong chlorine, hindi katulad ng mga treated water kaya mataas ang posibilidad na mabuhay ang algae dito. At dahil kailangan ng algae ng liwanag para mabuhay, kaya napakahalaga na walang liwanag na makapasok sa water tote o water container tank natin. Yung water tote na ganito ay may capacity na 1,000 liters at yung presyo ng ganitong water tote ay naglalaro sa 4,000 to 5,000 depende sa condition ng tank. Mas maganda kung black na yung kulay ng tank na mabibili mo, kaya lang mabilis maubos ito at laging wala stock. At dahil kailangan ko na ng imbaka ng tubig, napilitan na akong bumili ng white at napag-isipan ko na pipintahan ko na lang ng black. Tapos na yung kalahati nung side na to, kaya i-rotate ko para mas madaling mapintahan. Ituloy lang natin yung pagpipinta. Ulitin ko ulit, kung bago ka dito sa channel ko, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Sa hindi nakakaalam, ang algae ay nagmumula sa pores na nagkalat sa kapaligiran. Ang mga pores na ito ay nagiging algae pag may liwanag at dahil sa mga nutrients na taglay ng tubig. Yung proseso ng kanilang paggawa ng pagkain ay parang sa mga halaman, yung photosynthesis na tinatawag.
At alam naman natin na kailangan ng liwanag ang proseso ng photosynthesis, kaya importante na hindi makapasok ang liwanag para maiwasan ang algae sa loob ng ating water storage tank. At ituloy lang natin ang pagpipinta para lahat ng side ng water container tank natin ay kulay itim na. Itong water container tank ay nilagyan ko ng automatic water level control valve para hindi aapaw ang tubig at automatic na magsasara yung bulb pag punuin na yung water container tank natin. Kaya hindi kailangan bantayan itong water container tank natin habang nagpupuno ng tubig. At automatic na siya maglalagay o mag-iimbak ng tubig pag nabawasan na yung water container tank natin, basta nakakabit yung source ng tubig. Yung automatic water level control valve ay kinabit ko sa takip ng water container tank. At once na umabot na yung tubig sa control valve ay kusa na ito magsasara at hindi nadadalo yung tubig. 2,000 liters itong water container tank na ginamit ko, kaya may total na 2,000 liters yung imbakan ko ng tubig. So anytime na mawala yung water source, meron akong 2,000 liters na stock ng tubig. At anytime na magkaroon ng water source, mag-iimbak lang ng tubig itong dalawang water container tank ko. Then ituloy-tuloy lang natin ang pagpipinta ng ating water container tank. Ito nga pala mga container tank na ito ay kinabitan ko rin ng 0.5 horsepower na water motor pump para malakas ang pressure ng tubig at para umakyat ang tubig sa bahay ko. Ididetalye ko kung paano ko binuo yung 0.5 horsepower water motor pump na ikinabit ko sa mga susunod na videos na ilalabas ko. Kaya sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka sa mga susunod kong videos. At ayan, natapos na natin ang pagpipinta sa ating water container tank. Ang susunod natin gagawin ay ibabalik natin ito sa kanyang metal casing. Then, ibabalik uli natin yung dalawang metal bar sa ibabaw ng ating water container tank para mas stable ito. Iangat lang natin yung ibabaw ng ating water container tank para madaling ilusot yung mga metal bars sa ibabaw ng ating water container tank. Then lalagyan na natin ang tornilyo. Importante na ibalik natin ito para matibay or stable yung ating water container tank. Nagbibigay support ito kasi sa metal casing natin para hindi ito madaling mabaliko o ma-deform, lalo na pag puno ng tubig yung ating water container tank. Ikabit na lang natin yung mga natitirang screws at saka natin napitan gamit ang pliers. Hanggang dito na lang at sana may natutunan ka sa video na ito. Muli, sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka sa mga susunod kong videos. Maraming salamat! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.